As an advocate ng biotech na hindi ako nahihiyang i-share yung aking experience at ako ay natutuwa na ma-share yung aking experience, kailangan natin talaga na ma-involve ang agriculture sa technology. Kung wala tayong technology, maiiwan po ang Pilipinas. Ako po si Rosalie Ellasus, taga Barangay Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. Isa akong farmer ng rice and corn. Pero at the same time, isa akong government employee bilang Municipal Disaster Risk Reduction ng LGU San Jacinto and at the same time, the OICSB Secretary. Ako po ay isang medical technologist grad actually. But because after na nag-OFW, umuwi ako ng Pilipinas at hindi ko alam yung gagawin ko. But bilang IPM FFS student ng government, doon ko na pag-aralan ang pagsasaka both on rice and corn. Then it was in the year 2002 nung ma-involve ako sa corn IPM FFS. Pagka-graduate ko doon sa conventional corn, nagkaroon po ng field trial sa Santa Maria, Pangasinan at doon ko nakita at naobserbahan yung pagdating ng BT corn dito sa Pangasinan. So nakita namin yung mga members ng Farmers Federation ng San Jacinto, talagang nakita namin ang pagkakaiba ng BT and non-BT. At timing na 2003, maa-aprubahan na pala ang BT corn dito sa Pilipinas. And from that on, not only because I started BT corn dito sa field na ito, but at the same time as the pioneer and the role model ng BT corn. Pagka conventional ka, meron talaga yung timing from the time na magplaplawing ka na maraming ilang beses. And then, not only on the preparation, but time of fertilization, time kung kailan ka mag-weeding, time kung kailan ka noon ang uso sa amin is detasseling, o kaya mag-i-spray ka, kasi yun yung pinag-aaralan mo sa IPM FFS. With that, pati yung kung kailan ka magpapatubig, marami. At sa kung kailan ka mag-weeding, kasi maraming weeds na tumutubo, kailangan mo pa rin na mag-uupa ka ng mga tao. So it's laborious. But with the BT corn, parang shortcut ang nangyari. Pag nakapagtanim ka na kaagad ng corn, maghintay ka lang ng at least 20 days. After 20 days, because we have two traits now, nag-i-spray na lang kami ng glyphosate. O di wala ng weeds at that time. Bumababa ang iyong production cost. At the same time, ang maganda is naging high yield ang BT corn. Hindi na rin nare-reject ng mga feed millers, yung mga traders. Kasi ang problema din noon ng conventional, nakakaroon kasi ng aflatoxin. But this time, because there is no infestation, kaya wala siyang aflatoxin. So, yun yung mga differences. At pag high yield ka, di mas maganda ang profit mo. Nakita ng mga group ng farmers dito sa San Jacinto. Kaya agad-agad din silang naging adoptor ng ating BT corn. And on that time, marami akong nahikayat kasi naikwento ko rin sa ating mga iba-ibang meetings, naiimbitahan ako sa mga ibang lugar na nagmamais. So, doon nag-start na parang kaya nga nabansagan ako ng Queen of BT corn kasi ako yung nauna na naglalaganap sa mga iba-ibang towns dito. Ako po si Zosimo Gonzales, 70 years old, taga Kasibong, San Jacinto, Pangasinan po. Sa pagtatanim po ng BT corn, ay ang nag-introduce po sa amin yan ay si Madam Rosalie. Tapos, nung masubukan namin, maganda naman po ang naging resulta. High yielding yung BT corn at hindi kami masyado namumroblema sa corn borer. Sa BT corn po, less expenses sa insecticides at high yielding naman po yung BT corn. Maganda silang umani. Kung ikukumpara doon sa conventional na mais. Minimal lang ang magagamit gawa ng hindi na mako corn borer. Although, pag later stage, meron po namang ding leafhoppers,
pero manageable naman. Tayong mga magsasaka minsan, kailangan maniwala din tayo sa mga modern technology na ginagamit. Hindi naman po niyan i-introduce kung makakapag-down sa mga farmer eh. Kaya ako po, doon ako naniwala. Itong late harvest ko na 1.7 hectares, naka 15 tons po ako ng 15 tonelada po. Proven naman na malaki ang kita at may bintahe siya kumpara doon sa conventional na mais. Ako po si Romeo Velasco, nickname Romy, taga Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. Mas maganda ang GM product. Ang BT corn, may pagbabago sa farming natin kasi ang kagandahan nito, bawas trabaho, bawas gastos, dagdag kita. Walang-wala ako. Sa malit pala yung mga tinataniman ko, bukid lang ng daddy ko. Kasi kakaunti naman, malit naman yung taniman namin noon. Hanggang nag-umpisa ako nang nagtanim ng BT corn, hanggang after 2 years, nag-expand ako ng 5 hectares. And then, nung lumaki na naman ang kita, nag-expand ako ng 5 hectares, maging 10 hectares, hanggang 1, lalo akong kumikita. Doon ako nag-expand ng, ngayon, itong taon na to, nag-expand ako ng 25 hectares sa kita lang sa BT corn. Ang talagang pangarap ko para sa akin, matulungan yung mga farmers na maliliit para maingan nyo silang magtanim ng BT corn. Kikita din sila ng malaki at makakatulong din sa mga pamilya nila. At saka sa akin pa, gusto ko mag-expand ng taniman para makatulong din ako doon sa mga katuwang kong kasamahan na trabador para matulungan ko rin din sa kanilang pamilya at makapagpaaral pa sila ng mga anak nila at saka pagkain nilang araw-araw. Kung talagang ikarin mo talaga nasa puso mo pagtatanim ng mais na BT corn, talagang kikita ka. Ako si Trinidad Velasco, taga Barangay Imelda, San Jacinto, Pangasinan. Korean si Saturnino Velasco Senior. Talagang certified farmer kami. Ang farmer talaga, pinapakain niya yung ang daming limo-libong Pilipino. Simula nung nagtanim kami ng BT corn, hindi namin naranasan na naapektuhan yung mais namin doon sa corn borer. Kaya masaya kami na bilang farmer. Siyempre, tungtuwa kami kasi yung production namin ay tumaas. Tapos, dahil sa produkto ng lupa namin, yun, nakatapos yung anak namin na 5. Mayroong 2 nurses, tapos 2 engineer, tapos isang babae na dentist. Nung una, ordinary mais pa tinatanim namin. Ngayon po, pagkatapos a year, yung ordinary, kakaunti yung produkto. Ngayon, pinalitan namin yung BT corn. Nakita namin nung tinanim namin, higher production talaga. Nakita ko na doon sa trial na ginawa namin. At the same time, ginawa namin nung demo trial dito actually is nung graduation namin, nung field day namin after 120 days. Nagtira ho kami, sir, ng talagang binoil namin. Ang ginawa namin is nilaga. Nilaga namin yung BT at saka yung non-BT. Naglaga kami ng mais para kami mismong mga farmers titikman namin. Wala naman nangyari sa amin na sabi nila ay magkakasakit ka o sasakit ang tiyan mo, mag-a-allergy ka. All those things narinig na po namin yun. But so far, wala namang nangyari ganun. Until now, I'm 62 years old but look, wala namang nangyari hanggang ngayon. Yun na rin po yung pinapakain namin sa baboy at sa mga manok. Ginagawa na ng mga kasama ko, yung mga malapit ng i-harvest, kinukuha na, hindi na nakakahintay. Yun na yung pinapakain sa mga pato at manok. So there's nothing to fear. Meron akong mga laborers, mga farm workers na minimaintain ko rin po yung kanilang pangkabuhayan dahil may mga anak na rin po sila, may pamilya. Hindi ko binitawan ang farming because of these people. At ngayon, yun, napagawa ko na rin yung shop doon sa labas. Unti-unti,
nakapag-acquire na rin po ng mga ibang bagay na maski papano convenient naman sa buhay. Kailangan natin talaga na ma-involve ang agriculture sa technology. We are still looking forward for other technologies, not only on these two traits na meron tayo ngayon, glyphosate and the Bacillus thuringiensis. Palagi kong binabanggit pagka nagkakausap kami sa mga scientists ay the drought resistant or even the water resistant. Kasi ang weather is hindi natin alam. Maya-maya, tingnan mo kanina umulan. Bukas, sobrang araw. So those are the things na kailangan natin pang pagtuunan ng pansin ang other technologies for not only on corn but other crops probably.